This is take 152. I do not know how to start this episode. Sobrang masalimuot. It's because of the amazing COVID-19 pandemic. Yes, how did it affect our flight going to Canada? How did it affect our journey going to our dream country? So that's what I'm going to talk about. What I'm about to share to you is not really good, pero I'm just looking at the bright side of it. You have to be positive still, and as long as you are praying, yeah, things will work out fine. I'm just gonna share to you that we applied for permanent residence in Canada, and yes, we were granted! Yay! Thank you, Lord! My husband, me, and our two kids are finally going to Canada! Grabe, huge blessing yun. So, now, why do I look like this? Bakit ang dami kong tigyawat? Sobrang stress ako. Bakit ganun? Okay, so I am not gonna talk about the process of the application itself. I am not going to tell you kung gaano kahirap mag-apply at kung gaano kahirap i-comply yung mga requirements. Ang sasabihin ko sa inyo ay kung paano sa haba-haba ng pinagdaanan naming application, as if it wasn't difficult enough and challenging enough, there goes another trial, another problem, another turbulence, kumbaga sa flight, na kailangan naming lampasan. So we were approved on February 13. Actually, before February 13, na-approved na kami ng 2020. We applied in August and we were approved. Nag-book na kami ng flight going to Canada and it was booked. Anong date kami dapat alas? March 24. As I am filming this right now, I'm still in the Philippines. We are still in the Philippines. Ang dami nang nangyari nitong mga nakaraang araw. Sobra yung twists and turns. Alam kong hindi lang para sa amin. Okay, so this is what happened. Let me tell you about the details of the events. On May 15, nag-start ang community quarantine. So community quarantine, sinuspend lahat ng domestic flights. Sinuspend lahat ng domestic flights within the Philippines. It was all good. Hindi kami apektado. Walang problema nun. Until the next day, March 16, nagkaroon ng panibagong press briefing. Ang sabi dun, instead of just community quarantine, effective March 17, 12 a.m., magkakaroon na ng enhanced community quarantine. What does it mean? So community enhanced community quarantine, lahat ng mga transportation, land, boat, plane, ganun din naman kagaya sa community quarantine, pero itong enhanced community quarantine, sinakop na nila even yung international flights. Sabi doon, lahat ng lalabas, they have 72 hours from the effectivity of this enhanced community quarantine. So, ibig sabihin, 17 siya, 17, 18, 19, 20, hanggang March 20, 12 a.m. Doon na magbaban ng international flights, regardless kung anong nationality mo. So, sabi nila doon, kung ikaw, foreigner ka, and you chose to stay, ibig sabihin, if you have to stay here until the enhanced community quarantine has been lifted, eh, ang effectivity na, if I'm not mistaken, ay hanggang April 14. So, ibig sabihin, that's about a month bago ka makaalis. So, ano nangyari nun? So, parang, mabaliw-baliw kami. Anong gagawin namin? Naalis ba kami? O baka mabago na naman? Kasi yung community quarantine ngayon, naging enhanced kinabukasan. Baka sa susunod, bawiin nila yun kasi madaming mga magre-reklamo. Especially, of course, the foreigners. Kasi alam nga namang i-hold sila dito talaga. Diba? So, hindi kami agad gumawa ng move. No?
Tapos, the next day, in-announce na nila na ililift na yung 72 hour window time na ibibigay nila para makalabas yung mga gustong lumabas ng bansa. Ang sabi nila doon, pwedeng lumabas ang OFWs, balikbayan, and foreign nationals. So, yun yung 3. So, okay na, na-lift na yung ban. So, hi, salamat, matutuloy kami. Buti na lang hindi kami nag-rebook, no? Kasi sayang, may mga nakita ako sa comments sa embassy ng Canada sa Philippines na nag-rebook sila tapos they paid for how much? A heap of money para makapag-rebook. Just to find out that the next day pala, ililift naman pala yung ban. So, anyway, ayun na, tuloy na, ganyan-ganyan. And then, kinabukasan na naman, nagkaroon naman ulit ng, hindi naman sa Philippines, sa Canada naman ngayon, nag-close sila ng border noong March 18. So, dito sa Pilipinas, March 19 yun, kinlose nila yung border at nilimit lang nila sa Canadians at saka permanent residents ang entry, yung allowed entry para sa mga galing abroad. Except, lahat ng nationals, bawal. Lahat ng foreign nationals, bawal. Except for US nationals. Na ngayon, ito na naman kami. Ako, parang, teka lang, okay ba kami? Eh, wait, permanent residents daw eh. So, I was thinking na permanent resident na kami. And then, nakalagay doon, ang dami ko na rin binasa. Sobrang, hindi ko na maintindihan ano bang status namin. Kasi, meron kang yung COPR, meron kang yung Confirmation of Permanent Residence. Tapos, may nakalagay doon, nagbasa rin ako sa website ulit ng IIRC, ang ano ng permanent residence ay yung mga merong permanent resident card or permanent resident travel document. Nung nagpidos kasi kami, na-mention nung nag-ano sa amin na itong PRTD or permanent travel document, permanent resident travel document ay sa amin ay ano na yung visa at saka yung COPR namin. So, all along, I was thinking na ay walang problema. So, makakapasok kami. Hindi kami affected dun. And then, nung 20, parang, ewan ko ah, parang napaisip ako na, teka nga, search ko nga itong PRTD na to, kung meron ba talagang document na to. And so, I researched about PRTD. So, nakita ko dun na yun nga, isa siyang document na good for, single entry lang. Document siya na ganyan. And yun ay ginagrant sa mga permanent residents na ongoing ang processing ng kanilang card. So, doon na naman, gumuhuna naman ang aking mundo. Ano na naman to? Hindi na naman kami makakaalis. So, parang, alam mo yun, parang during that time, wala na talaga. Sabi ko, alam mo ang mga prayers namin, puro talaga ako. Well, from the very beginning naman, mula nung nagkaroon ng community quarantine, ang lagi kong pinagpipray, Lord, thy will be done. Kung ano po yung feeling nyo na sa tingin nyo ay best na mangyari, yun po yung hayaan nyo mangyari. Kung tutuloy kami, o magstay kami dito, magstay kami hanggang kailan, Lord, kayo na po ang bahala. Now, tinignan ko ngayon yung lumabas doon sa website ng Canada, mas nakita ko na itong ano nila ay walang duration period kung hanggang kailan. So, parang effective yung ban until further notice. Parang ganon. And then, meron pala siyang mga kasamang exemptions. Yung mga exemptions na yun ay asawa ng citizen o kaya ng permanent resident, dependent ng citizen or permanent resident, and then anak ng dependent ng permanent resident or Canadian. Wala kami dun sa mga yun. Well, anak ako ng permanent resident kasi ang parents ko permanent residents dun, pero I'm not their dependent anymore. May sister ako dun, buong family niya nandun, pero it still doesn't fall dun sa mga binigay nila ng mga exemptions. So, yung mga panahon na yon, parang feeling ko talaga hindi na kami matutuloy. As in, hindi na talaga. Tapos nung gabi,
Siyempre, umaga nun sa Canada. Naglabas sila ng panibagong exemption. This was Friday, March 21. Naglabas sila ng panibagong exemption. Sinend sa akin to ni Sir J, yung sa consultancy. Sir J, thank you. So, nakita ko na doon na dagdag sila ng mga ng exemptions. Kasama na doon yung international students, kasama na doon yung mga workers, yung skilled workers, kasama na doon yung mga permanent residence applicants na na-approve na hindi pa nakakarating sa Canada. So, nung nabasa ko yun, as in, grabe na, wala na, naiyak na talaga, nag-breakdown na talaga ako. Tapos, alam mo yung parang grabe talaga yung sa emosyon, yung ang bigat na sinasabi ko naman, I left everything to the Lord na kung anong gusto niyang mangyari. Pero kasi, bukod pa dun sa kung matutuloy man kami or hindi, ang dami rin kasing iniisip. Imagine yung pag-impake para sa isang, just para sa isang family of four, hindi siya madali kasi hindi mo ma-impake kung ano dapat mo i-impake. The fact na dapat Tuesday alis na kami, dapat almost tapos na ako eh. Dapat bukas aalis na kami actually. Today is March 23. Dapat bukas aalis na kami. And then yun, pagdating dun sa ano, nabasa na naman namin, yung exemptions na yun ay hindi pa siya effective. I-announce pa raw next week, early next week. So, Friday noon. So, ngayong week na to. Actually, ngayon, naghihintay kami ng balita na ngayon kung ma-i-announce pa siya. So, I keep on checking yung website nila kung meron na bang update. Ibig sabihin, magkakaroon na siya ng magiging effective na. Pero hindi pa lang alam kung ano talagang exact date ng kanyang effectivity. So, I was praying na sana, bago mag-March 24, sana ngayong gabi, ma-ano na nila talaga, effective na siya ng 24 para hindi na maapektuhan yung flight namin ng 24. So, yun. And then, kahapon is Sunday, March 22. Nag-email naman ngayon yung PAL, yung Philippine Airlines, sa kapatid ko, kasi yung kapatid ko si Erica. Thank you ulit, baby sis. Siya yung nag-book na aming flight kasi siya lang yung may credit, US dollar na credit card sa amin. So, sabi naman dun, kinancel naman ngayon ni PAL. Simpal na mismo ang nag-cancel ng flight namin. Again, sobrang shattered na naman kami. Hindi na naman namin alam kung anong gagawin. So, wala pa yung announcement. The fact na accepted na kami, okay na sana. Kung hindi lang, kung pumasok pa kami dun sa, alam mo yun, sa time na sinasabi nila effectivity. Kaya lang, si PAL na-cancel na. So, paano na kami? Wala kaming flight. And then, chinek ko na ulit, ang dami ng complaints against PAL. Kasi, kinancel nila, pero wala silang binigay na panibagong flight. Puro, hindi na sila makausap. Yung sister-in-law ko, Mamsi, thank you. Salamat ng madami. Sobrang tiyaga. Sa ilang oras, mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, nag-aabang dun sa, dahil naka-hold lang sila dun sa tawag. Tapos, after mong magtagal dun sa line, mag-stay sa line, madadrop lang yung call. Ang daming tries na nanyang ginawa. Even yung sister ko ulit, si Erica, nag-try din. Si ate ko, sa Canada, si ate Kat, thank you, baby, please. Naandami na rin ginagawa. Naghahanap na siya na accommodation kasi syempre kailangan namin i-quarantine doon na hindi niya rin ma-finalize kasi nga hindi na naman sure kung kailan kami darating. Ano na bang nangyayari? Hanggang sa kanina, sabi ni sister-in-law ko ni Mamsi na ayun na nga. Sabi niya, finally, nakakausap na siya ng agent. Ang sabi doon, hindi daw sila nagre-refund ng excess. Kasi nag-check yung ate ko, sabi niya, i-cancel na nga lang daw. And then, full refund na lang. And then, mag-book na lang ng panibago. Sa PAL pa din, kasi nga may direct flight sila. Ngayon, April 4 yun. Nakita niya pa kahapon. And then, magkano na lang? 800 plus USD. So, nung kinompute ko, nung tinry namin i-book yun, kaming apat, it's just 2,300 USD. So, mura na yun compared sa original naming binook na 3,300. So, 1,000 USD ang difference. Imagine that. Ngayon, sabi ng
Dahil na ang tagal-tagal na makaano sa agent, chineck ulit kanina nung time na sinabi sa akin ng sister-in-law ko na i-full refund na nga lang daw kasi hindi daw sila nagbabalik ng excess. Hindi rin sila nagiging voucher kagaya ng ibang airlines. So nung chineck ko naman, wala na. April 15 na ang pinakamaaga. And then, bukod pa dun, mas mahal na siya ngayon. Mas mahal na siya ng 600 USD. So, hindi pala kami magre-refund. So, kami pala ang magdadagdag. So, ngayon, at this point, uncertain kung kailan kami mabubuo, ay kung kailan kami may exempt.